or Balilioan. Saan ka ba lumaki? Sino yung mga magulang mo? Ano yung mga trabaho nila? At saka, paano ka pinalaki? I grew up in Lipan City, Batangas. Then, 4 kami magkakapatid. My mom's name is Milagros Biago and my dad, Pablito Biago. Yung dad ko is shipping from cargo, cargo shipping, Simani. And my mom was full-time housewife. Sa apat na magkakapatid, pang ilan ka nun? Second. Saan ka nag-aral? Yung simula ng grade school ka, high school, college, college? Grade school to high school, dala sa Lipa, and then college was Far Eastern University. So, paano ka natuto maglaro ng volleyball? At what age mo naging love itong sport na volleyball na ito? Nag-start ako 9 years old. Bali, wala talaga. Walang experience. Parang, nag-try lang ako mag-volleyball kasi kailangan ko ng homeroom game. Kailangan namin. So, wala na akong mapiling club sa yung list. So, nag-try ako. Nakita ko si Mika Esperanza from La Salle University. Then, kabatch ko kasi siya. So, nagpatulong ako sa kanya. Ganun. So, wala talaga. As in, walang background. Kahit ano sa family, wala. Then, hanggang sa unti-unti, nag-training. Tapos, parang nag-enjoy ako kasi iba yung saya. Tapos, iba yung tapos, parang nag-start siya ng isang medal na hindi naman siya ganun tournament. Pero yun, dun nag-start sa medal. So sabi ko, ay, parang maganda to, tuloy-tuloy. So anong medal yun? Pwede mong manamit? Sa division meet. From kasi pag nanalo ko dun, so magre-represent ka ng Stakaan. Yun, dun lang, nasali lang ako dun sa lineup. Tapos nag-earn ako ng medal. So yun, tinuloy-tuloy ko na. Ano ang most memorable experience mo sa paglalaro mo ng volleyball? Yung sumali kami sa under-20, yung nakasama ko sa lineup. Kasi unexpected talaga lahat. Tinawag lang ako parang days before nung tournament. Ganun. Tapos parang sobrang kasi lahat naman gustong diba, mag-represent nung bansa. Yun yung pick. Tapos nanalo kami sa Kazakhstan without yung inaasahan namin. Yeah. Is there any other sport that you're playing apart from volleyball or any other hobbies na pinagkakabalanin ni Agno? Mahilig ako dati nun mag-football kasi dun sa bahay namin, sa subdivision namin, kumbaga, yun lang yung mga pastime nung mga sipa-sipa, ganun. So yun, pero nung volleyball na talaga, wala na ibang Let's go to your favorite. Ano ang favorite na pagkain ni King Agno? All Filipino foods talaga. Hindi ako pilitan pero all, lalo na yung chicken, adobo, gano'n. Nagluluto ka ba? Hindi. Kumakain lang. Favorite movie? Movie The Notebook. At saka A Walk to Remember talaga. Nicholas Sparks. No more unromantic ka pa na. Yes, yeah, sobrang. Iyakin ka rin? Oo. Nabong ko doon, Ritin. Favorite actors and actress? Actor is John Lloyd Cruz talaga. And sa actress, so, nanonood ka ng second chance? Oo. Tapos na. Favorite color? Blue and lavender. Favorite part of the day? Are you a morning person? O mas gusto mo yung nag-work ka sa gabi? Morning talaga. Tapos yung hapon, gusto ko itulog ko na yun. Diyan talaga. Morning lang. May idol ka pa sa paglalaro ng volleyball? Or may volleyball crush ka ba? Idol ko sa paglalaro, local, is si Ate Tatan talaga. Gata. So, sa international is si Arisa Sato. What is the best part of being part of the Philippine Army? Yung samahan. Yun talaga yung hindi mo matutumbasan. Ewan ko. Pero sa amin, iba talaga yung samahan. Hindi lang basta teammates, hindi lang basta part ng team. Ate mo sila, kapatid ka nila, ganon. Yun talaga. And most important thing na tatunan mo naman kay Coach Rico at kay Coach Hong Reyes? Is huwag kang matakot tumugal sa gagawin mo, lalo-lalo na sa lahat ng bagay. Kasi hindi mo alam na mali mo sa pagsugal mong yun, mas makabuti pa sa'yo. Yeah. Aside from playing volleyball, 5 years from now, saan mo nakikita si Team Act? I'm planning to be an officer. Mag-exam kami next year. Sana, officer soldier. And last na, bago tayo pumunta dun sa ating mga Twitter questions, no? Social media account si Team Act. From FB is Christine Barbadillo Agno, Instagram Teen Agno 21, Instagram Teen Agno, and Twitter Teen Agno 21. Ayan. Sa ating pong pagbabalik, sasagutin naman ni Teen Agno.
kayo yung mga Twitter questions na ipinadalo nyo dun sa ating Twitter account. So, lang po kayo, magbabalik po kami. Kasama po rin po natin si Team Agno para dito sa ating Volleyballista Corner. At ngayon naman sasagutin niya yung mga Twitter questions na inyong pinadala. Ready ka na ba, Team? Yes, ready na. So, first question natin coming from Coco. Sabi niya dito, aside from Army, what team would you play with? Peto. Kasi nandun yung si Coach Shop. Ito naman coming from Joanne at Team Agno. Ikaw pala yung antaya. Here's my question po. What's your dream position in a team? Open spiker. Yan, ito naman coming from Perlin. Paano mo nababalance yung time mo as a soldier and volleyball player at the same time? Yung commitment mo sa ginagawa mo and yung determination. Kasi yung Army naman, very supportive naman sila when it comes sa pag may tournament, gano'n. So, binibigyan nila ng time yung kami mga soldier at time to train, time sa mga duties. So, coming from Sharon David, paano ka nakapasok sa Lady Troopers at anong feeling na isa ka na sa pinakabatang sundalo ngayon? Yung ano, kay Ate Rachel, parang pinakilala niya ako sa Army team, hanggang yun sa nagustuhan ko na. Tapos yung feeling na pinakabatang sundalo? Wala, masaya. Kasi lahat sila parang binibaby nila ako kayo. Tapos inaano nila ako na supportahan, ginaguide, kung ano yung mga military knowledge na kailangan malaman, gano'n, ano sila. Well, ito naman kami from Ia Bonapem, sabi niya, hello po, paano po kayo nakapasok ng NTU Women's Volleyball? Si Coach Ness from Palarong Pambansa, nag-scout siya, kasi noong time na yon nag-revamp yung FB. So, magkakasama kami noon sa Palarong Pambansa, sa Tarlac, so, kinuha niya kami. Coming from Ferdinand ulit, sabi niya, how does it feel na you represented our country last May sa Under-23 Volleyball Competition? Sobrang nakaka-overwhelmed and parang blessed na naka-join ako doon sa ano. Kasi hindi lahat naman nakakasama at saka nabibigyan ng opportunity na mag-represent ng country. Ito naman from Cyril Venn, kung hindi po libero ang position niyo ngayon, ano po sa tingin niyo ang position niyo? Salamat po. Late ko libero lang talaga yung tight Parang ako din. Oo. Ito naman galing kay Kyoki, gaano kahirap maging isang libero? Mahirap kung hindi mo i-embrace yung pagiging libero mo. Kasi lahat ng kumbaga bola magiging crucial. Kasi ikaw yung magdidikta nung laro and yung thing. Bukod sa setter, kasi sa'yo parang ikaw yung buhay din. Isa ka sa buhay nung naman galing kay Reggie Darama. Nung naglalaro ka pa sa FEU, sino ang pinakatatakutan mong kalaban? Sinong player o kaya pwede rin sinong team? Team Ateneo. Nung time pa nila, Ate Phil, Tio, saka last player. Wala naman. Ito, may from Kenshi Tonido, sino pa yung pinakamakulit na teammates nyo nung nasa Under-23 po kayo, maliban kay Ate Aliza? Si Ria Meneses. Lalong-lalo na si Ella. And of course, yung message mo dun sa mga fans mo. Hello po sa lahat po ng sumasuporta sa Philippine Army. Please continue po yung pag-support nyo sa amin. And thank you po sa mga taong naniniwala sa akin all throughout na naglaro. Maraming salamat din, Tina Agno, for your time dito sa ating Volleyballista Corner. And of course, up next po, abangan niyo po ang PLDT Contra sa Philippine Army. Inis na nga sa ating Shaking Billy.